nakausap ako doon sa naging pag-uuna sa movie. Hindi pa nagkaroon ng parang conflict between you and your stars na sumunod sila sa gusto mo? I think they know the requirement of the film. Eh. They've read the script. Sa script kasi alam nila na mahirap na agad. Mm-hmm. And the mere fact that they agreed na magkaroon ng 10 days of workshops or more, they are dedicated to it. So kasi alam nila na ang hirap mag-shoot sa Georgia. Meron kaming time lang eh. Hindi naman sa Pilipinas mm-hmm. sa 24 hours ka mag-shoot. Sa Georgia may time lang. So para siyang ang treatment namin is parang stage play, you know. We rehearse the blocking, we rehearse the lines here in the Philippines. Pagdating doon, alam na nila lahat. So it's really for them din eh, hindi rin para sa akin eh. So para madalian sila, hindi na tayo magpailang-ilang takes kasi hindi natin matatapos yung pelikula. So yeah, so wala naman silang problema doon. Wala naman, alam mo, mahirap yung shoot. Of course, maraming takes kasi ang daming characters na pinoportray nila. And you will know why when you watch the film. So, I don't want to spoil it. Pero mahirap talaga. Pero they are very professional and very disciplined and very patient because alam din nila na hindi na ako papayag na basta lang. So sometimes I think na parang oh my god another nilipat din namin makuha. They're kind of frustrated maybe with themselves pero they know naman aalagaan ko sila and I'm happy that they trusted me para to direct this. Direct yeah. Ay, direct na sabi mo na ito na sabi mo na ito na ano clarify mo wala kayong misunderstanding na si Gian. Pero like it or not, meron pa rin mga skeptics na hindi naniniwala kasi that was the time na pumutok yung parang emote niya sa Facebook. Yeah. Na ginagawa mo ito. I think lahat ng production meron namang issue. And I don't want to say na wala namang naging problema or what. But for me, during the shoot, wala akong problema sa kanila. Wala akong masasabi sa kanilang dalawa. They're all professional. But lahat naman ng production nagkakaroon ng problema. And ako sa akin, wala na yon. So, I don't know dun sa mga blind items. I don't know with Sian. So, siguro sa Sian na lang tanongin nyo. Is this the time na yung ginagawa niya ito? Yung time na nagde-direct na siya? O nakapag-direct na siya ng Cinemalaya? I think so. I'm not sure kung kailan yung timeline eh. But I think nung lumabas yung issue was, tapos na yung shoot namin. Tapos during our post-production. Pero sa palagay mo, pumasok ba yung issue na yung perspective ng director? Kasi director din siya, director ka rin. I don't know. Hindi ko alam na. Siya na yun. Siguro siya na lang yung tanongin nyo. Basta ako, hindi ko naman sinasabi na hindi nagkakaroon ng problema sa production. Lahat naman nagkakaroon ng problema. Pero ang importante na ang sa akin na na-solve naman siya. So tapos na and let's move on. I think we have a good film for everyone to see. We did our best and I'm very proud of them. And they should be proud of themselves kasi they really did a good job. So, yun. Napanood mo ba yung pelikula niya sa Cinemalaya? Hindi eh. Wala kang balak panoorin. Hindi naman, hindi na siya palabas eh. Noong time ng Cinemalaya, nagpo-post-production ako. Kung may given opportunity that na working together with Sian and Griffin, tatanggapin mo ba? Hindi, ganito na. Kasi ang why not? But not anytime soon, siguro. Kasi, not unless magkaroon ng part 2 yung Andrew. Bro, ito ay Andrew, ha? Kasi, like, if you watch all of my films, wala akong inuulit na artista na bida. Merong mga supporting na umuulit, ganun. Pero yung bida, pag napanood nyo, wala talaga. So actually, it's my first time na gagawa ng isang pelikula na uulitin ko yung bida, which is yung Walang Kaparis ng Alempoy. So, yun. Simula na lang.